Ang episode po natin ngayong araw ay ang pag-aalaga at pag-aabono ng sitaw. Pagtatanim ng sitaw. So, panagtanim po tayo ng sitaw, ano lang, 2 buto sa bawat butas. Ayan, basta po yung natin. So, ayan, ganito na magtanim ng galante na sitaw ng SOS Company. Pagkalipas po ng 1 linggo ay maaari na tayong maglagay ng tulos o balag para sa ating sitaw. Ang paglalagay po ng balag ay napakahalaga po para may gagapangan po yung ating mga sitaw kapag malaki na ito. Pagkatapos po nito ay i-cultivate natin at naglagay tayo ng abonong calcium nitrate na tinunaw sa 1 balding tubig. So, 1 lata lamang po ng sardinas o 150 grams. Tunawing mabuti ang abono at pagkatapos po ay ilalagay nito sa tabi ng puno ng sitaw, 1 dangkal mula sa puno ng sitaw upang ito ay hindi masunog. Ulitin ang pag-aabono pagkalipas ng 10 araw. Pagkalipas po ng 15 araw ay maaari na tayong mag-apply ng pinaghalong urea at complete gamit po ang side dress. Mag-apply lamang po ng side dress kapag panahon ng tag-ulan upang maiwasan ang pagkasunog ng mga halaman. Mag-apply din po tayo ng foliar fertilizer na organiko upang patuloy po na gumanda ang bunga ng ating mga halaman. Ihalo po natin ito sa insecticide at mag-spray po ng ating sitaw tuwing 15 araw upang maiwasan natin ang pagdami ng mga insekto. Kapag namumulaklak na po at namumunga ang ating mga sitaw, ay kailangan nating maglagay ng abono na complete at calcium nitrate. 75 grams. Calcium nitrate, 75 grams ng complete. More than 150 grams ng combined complete and calcium nitrate. Ating tunawin sa 1 balding tubig. Haluin natin para matunaw. Ang paglalagay ng abono ay 1 dangkal mula sa puno ng sitaw. Sitaw po ay naka-intercrop sa pechay. Sinagukay tayo, doon natin ilalagay yung kalahating tabo. Yung tabo sa bawat puno ng sitaw. Po na 2 ay magkadikit. So, pwede ng 1 tabo. So, ganyan na po kasimple yung pag-aabono po ng sitaw.
Pagkalipas po ng 4 na oras ay ating banlawan ng malinis na tubig ang mga sitaw na ating inabunuhan. Kalipas po ng 45 araw ay maaari na tayong makapag-ani ng ating mga sitaw. So right after po na tayong makapag-harvest ay mag-apply na tayo ng abono na complete fertilizer at potassium. So ang pag-aabono po natin ay gagawin natin linggo-linggo. Ngayon naman po ay magluluto tayo ng adobong sitaw gamit ang mga sangkap, tulad na sibuyas, bawang, toyo, at pampalasa.